Ano, patay na? Kausap ko mo lang ah! Patay na! Baka nagpipiro ka lang! Hindi, patay na talaga. Manlulumo ka nilang eh, patay na. Kaya ang pinakamagandang regalo sa kanila ay si Kristo, higit sa lahat. Hindi ka man gumaling sa iyong sakit, hindi ka man yumaman, pag pumasok ka ng langit, wala kang sakit at napakayaman mo. Pero pag hindi ka papasok ng langit, impyerno ang pupuntahan mo, parurusahan na ron araw at gabi. Alam ni Kristo na ang buhay sa mundong ibabaw nito ay maikli lang. Kahit hindi ka magbasa ng Biblia, ang buhay ng tao hanggang 80 years old lang. 90-100 bonus na yan. Pero ang liwanag ng sinabi ng Psalm 90 verse 10, ang average ng buhay ng tao is 70 to 80 years old lamang. Ako, 50 anyos na ngayon, 50 years old. Ilang taon na lang ang buhay ko sa mundo ibabaw nito? 80 to 30, 30 na lang, malapit na ako. Bagamat mukhang 21 lang ako. Nakikinig po ba tayo? Ang buhay natin may hangganan. At nais ni Kristo na bago tayo mawala sa mundo'y ibabaw nito, pumasok tayo ng langit. Aanhin mo ang yaman ng mundo'y ibabaw na ito na hindi mo naman madali na pag namatay ka kung pumunta ka naman ng impyerno. May tao pa ho pa rito. I got born again October 4, 1985. Sa isang Bible study, hindi siya actually Bible study, birthday party. I was deceived. I thought it was just a plain birthday party. Pero hindi pala. Bago nagpakain, a pastor preached the gospel of Christ. Pero yung deception na ginawa sa akin, yung pag-deceive na ginawa sa akin ay nakabuti. Sapagkat doon ko nakilala si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay ko. And all of a sudden, my life was changed. Nagkaroon ng turnaround ng buhay ko. Ang dating alak na iniinom, binitawan na. Ang dating baraha na inahawakan, binitawan. Lahat ng bisyo't kasalanan, binitawan. At nasampung ako ang sarili ko, nagbabasa ng Bible. Dati akong rockers, tumutugtog ng mga kanta ng mga banyuhay, Sampaguita, Mike Hannibal, Beatles, Rolling Stone. Nung naborn again ako, inoffer ko ang talento ko kay Lord. Naging gitarista ako sa church. Pero masyadong matindi ang panawagan ng Diyos. The calling of God is so persuasive, so persistent, and I can't resist. Hindi lang ako na naging gitarista. I found myself preaching the gospel of Christ. Pero hindi pa rin ito natapos, hindi pa rin ito natapos. Nakatapos ako ng konting kurso. Actually, 2 years lang ang natapos ko kasi nga working student eh. Kailangan ko magtrabaho at mag-aral. Working student. Pero pagkatapos ng 2 years ng trabaho na aking Philippines, at pagkatapos kukuha ko ng engineering, hindi na natuloy. Sabagat, tinawag ako ng Lord into full-time ministry, preaching the gospel of Christ. Maaring hindi ka tinatawag ng Lord into full-time, pero pwede kang maging part-timer, mag-preach ka saan ka man makarating. At maaaring hindi ka tinatawag ng Lord into full-time, pero alam mo ba yung mga pinagkakaloob mo, nakakatulong yan. Nakakatulong yan. Para ang salita ng Diyos ay lumaganap. Nakikinig pa ko tayo. In 1988, I entered the full-time ministry. Iniwanan ko ng lahat at nag-full-time ako. Doon ko naranasan ang katakatakot na hirap ng buhay sa pagka-full-time ko. At ang sabi ng marami sa akin, martyr ka. Nagpapakahirap ka. Wala ka namang security dyan sa pangangaral mo. Pero nasumpungan ko na ang maging Kristiyan at maging mangangaral is a noble task, is a noble job, a noble work. Sapagkat ipinagmamalaki ko sa lahat, ang mga anak ko ay napag-aral ko bunga ng aking pangangaral.
Hindi mataas ang allowance ko sa institutes. Napakaliit lang, gaganyan lang yung allowance ko. Pero siguro nakita ng marami ang dedication ko. Ang malaki sa akin ang mga love gifts ko. Nakikinig pa ba tayo? May mga babae at mga lalaking nag-aabot. Pastor, this is for you. Pastor, this is for you. Sa lahat ng mga tinatawag ng Lord into full-time ministry, pag makikita ng mga tao at makikita ng Diyos ang inyong dedication, hindi kayo magugutom pati ang inyong pamilya. Amen? Amen? God will meet and supply all your needs. Amen? Amen ba kayo riyan? Alapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pili natin ang pagbasa ang ating pag-aaral. Ano tayo? Nasaan na tayo? Next na tayo, Pastora. Ha? Conclusion na tayo. Tapos na tayo. Ano ang ating conclusion? Tanggapin si Jesus, accept Jesus as our personal Lord, God, and Savior. Para maranasan natin ang victory at continuous victory, dapat natin tanggapin si Christ bilang Lord, God, Savior na ating buhay. Mahalin natin siya at paglingkuran siya ng buong puso natin, buong isip at buong lakas. Give our best to Him. Bakit? For our great victories and rewards are sure. Nakikinig pa ba tayo? Isang araw, isa ako sa pinakamayamang tao sa buong kundi bago na ito. Bakit? Sapagkat binigay ko ang buhay ko kay Kristo. Nakikinig pa ba tayo? Anong sabi ni Haring David? Matanda na ako. Pero wala akong nakitang ginutong ang Diyos na naglilipot sa kanya. May tao pa ho ba rito? Hindi masamang yumaman. Ang masama, mahirap. Mas masama yun. Waray ugas. Waray sudan. Awanti makay. Awanti makan. Awanti inapoy. Wanin. Awanin. Waray God. Yan na mas na yun. Hindi maganda. May tao pa ho ba rito? Mas maganda ang mayaman. Amen? Sino gusto mong manatiling mahirap taas ang kamay? Wala. Kaya ka nga nag-aaral, gusto mong yumaman eh. Kaya ka nag-atrabaho na ng negosyo, gusto mong yumaman eh. At ang Diyos ang nagpapayaman, nagpapasagana sa atin. May tao pa ho ba dito? Hindi pa lang pangalanan siya. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Mahalin mo siya, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa, paglingkuran mo siya. Sigurado ang ating tagumpay at patuloy na magkatagumpay. Kapag nagbigay ka, lalong lalaki blessing mo sapagkat nagbigay ka. Ang kuribo at lalong nagdaraw. Nakikinig pa ba tayo? Kahit saan ako magpunta, kapag nakakita ako ng mga mangangaral na agayon na nakaraan ay wasing pateros. Habang kami kumakain, sabi na isang pastor, alam mo, sabi niya sa akin, revivalist ako eh. Okay, nakikinig ako sa kanya. Nakikinig ako. Sabi ko, eh, kumusta naman po ang buhay? Misan wala, sabi niya, misan meron. Alam mo, hinabad ko yung necktie ko. Alam ko yung necktie ko. Sabi ko, sa'yo na yung necktie ko, pastor. Yes. Ang dami ng pastor, hinabad ko yung coat ko, pinamigay ko sa kanila. Necktie ko, pinamigay ko sa kanila. Sapatos ko, pinamigay ko sa kanila. Ring ko, pinamigay ko. Sama ako sa kanila. Pero alam niyo po ba, yung pamibigay ko, hindi nawala ng kabuluhan, binalik ng Diyos. Mas marami pa. Ang mga kuripot na darahog. Sige, magdaan lang ng mga offering, bakit? Umismid ka at kalikuran mo yan. Magdarahog ka. Yung mga offering bag na yan, subukan mong dukutin ang pinakamalaki mong salapit, inaglag mo yan. Ang pagpapala ng Diyos ay isa sa iyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magpalaap ka, mag-evangelize ka, mag-full-time ka. Paglikuran mo ang Panginoon. Umabit ka sa Panginoon. Yung mga galing niyo sumayaw, i-offer niyo sa Panginoon dyan. Amen? May tao pa, humberto yung galing sa pagkanta, i-offer niyo sa Panginoon yan.
Diba? Kasi yung kinakanta mo, crazy, 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 crazy. Don't you know that I am a true directioner? Yes! No left turn, no right turn, no turning back. One direction to heaven for Jesus. I am a true directioner. Diba? I-offer mo sa Diyos yung boses mo. I-offer mo sa Diyos yung mga galing mo sa pagsayang. I-offer mo sa Panginoon lahat siya. O anong meron ka, i-offer mo sa Diyos. I-volunteer mo, anong kaya mo, i-offer mo. Misa nagagalit sa akin yung mga kapatid. Pinagatawagan ko sila, oh, i-offer niyo yung mga talento ninyo. Misa, pero sa bandang huli, naiisip nila, tama pala ako. Bakit? You know why? 1 Corinthians 15:58. Dito na po ako magwawakas. Tingnan ninyo. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Kayo nga bumasa? Ano sa Tagalog ito? Kalahati? Buo? Ibigay mo rin ng buo, sila. Eh, nakatingin ka sa akin eh. Huwag kalahati. Huwag one for one, one eh. Always, always ha, palagi. Pag sinabing always, palagi yan. Hindi sinabing, oh, bigay ako ngayon, bukas hindi. Bigay ako ngayon, time out naman hindi. Always give yourselves fully. Yourselves, yung ating mga sarili. Fully. To the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tandaan mo ito. Lahat ng gagawin mo para kay Kristo, hindi mawawala ng kabuluhan. Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, paglingkuran mo siya, mahalin mo siya, i-offer mo ang mga talento mo sa Kanya, okay lang. Eh kung ako lang ang masusunod, pagka-graduate ni Joshua, gusto ko na siyang mag-full time. Mangaral na rin eh. Pero hindi ko siya pipilitin. Kung gusto niya pumunta na ang Ateneo, kumuha ng loan, pura lang yun, 86,000 lang yun. Kayang-kaya ko yun. Aray ko. Nakikinig pa ba tayo? Basahin natin muli bago tayo magwakas. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because, dito na tayo, because you know that, taas mga pastora, taas mga para makita nila. Ito. Yan. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Nakikinig pa po ba tayo rito? No? Because you know that your labor in the Lord. Nagbibigay ka para sa Panginoon. Umaawit ka para sa Panginoon. Sumasayo ka para sa Panginoon. Nagpapalab ka para sa Panginoon. Nag-evangelize ka para sa Panginoon. Tumutugtog ka para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. Pinaglingkuran mo siya, minahal mo siya. Mawawalan ba ng kabuluhan niya? Hindi. Ang sabi ng Biblia, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Isama nga natin yung 57 bago 58. Isama nga natin. Tingnan mo ha. Ito na po tayo magwawakas. At makakapanood tayo ng mga magaganda presentation pa. At meron tayong mga panghanda gift pack dyan. Ipamimigay po natin yan sa inyo. Yung pong mga walang kakayanan. Verse 57. Tingnan nga natin. Bago yung 58. Tignan mo. Isa pang samahin mo nga. Sister Elms. Okay na. Yung team na lang natin. I-pause mo. Pause mo yung team natin. Yung title. Yan. Therefore, yan. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. Salamat sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa amal kita ni Kristo Jesus. Verse 58,
Kung magkagayon, mga kapatid, tumayo ng matatalo. Huwag kayong madinag. Lagi niyong ibigay ang inyong mga sarili buong-buo sa gawain ng Panginoon sapagkat alam ninyo na ang inyong sakripisyo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya po, balikan natin ang ating team, Sister Elms. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya pag na kay Kristo, merong tagumpay. Amen? Tayong lahat ay tumayo? Sige po, tayo tayong lahat. At habang tayong lahat ay nakatayo, nakayukot, nakapikit, huwag mo muna kausapin katabi mo habang mo muna kalabitin. Sige. Let it shall be bowed on our heads and close our eyes. Huwag mo muna kausapin, huwag mo muna kalabitin ng katabi mo. Huwag mo siyang tingnan, ha? Sige. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay? Minamahal mo na ba siya ng buong puso ko, isip ko, nakasap ko, kahit mo? Pinaglilingkuran mo na ba siya, inaali mo na ba ang talento mo sa kanya? Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. At kung sakasakaling ikaw ay napigilan, bumalik ka. Ialay mo muli ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat ang na kay Kristo, sigurado ang pagkatagumpay. Sakit may karamdaman, pagkagalingin kayo ng Diyos. At kung isa sa kabuhay mo ang aral na ito, giginhawa ang buhay mo. At pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, papasok tayo ng langit. Huwag mo hayaang manatili sa puso mo na walang Diyos. Because your conscience speaks that there is God. Your heart beats because of God. You have breath in your nostril because of God. At sabi ko nga sa iyo kanina, binasa ko ang buhay ni Karl Marx, Stalin, Lenin, Mao Zedong. All these leaders of 80s believes. At natagpuan ko na hindi sila lahat ay naniniwala walang Diyos. Meron sa kanila galit lang sa Diyos. Sapagkat para sa kanila, hindi pantay ang Diyos. Kaya nga marami gusto nang magtayo ng isang bansang pantay-pantay lahat. Walang ganun. Sa langit lang mangyayari yan. Pero, kung malalaman lang natin ang panukala ng Diyos, ang Diyos ay nagpapatawad, nagbabago ng buhay, nagpapagaling, nagpapasagana, nagpapayaman, at nagbibigay ng buhay wala hanggan. Tuloy-tuloy ang ating katagumpayan. At kayong lahat ay pinapunta rito ng Panginoon, nakikinig at nanonood para sabihin, walang pagkatalo kay Kristo. Ang sabi sa akin ng Panginoon, a long, long time ago, anak, ipangaral mo ito at isulat mo ito at sabihin mo sa kanila, mabuti ako. Mabuti akong Diyos. Na ang sino mang tumanggap sa akin bilang Lord and Savior ng kanilang buhay at naglingkod sa akin, hindi nila mararanasan ng kabiguan at hindi nila mararanasan ng pagkatalo. At gusto kong sabihin sa mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, itong taong ito'y nagsasabi na naman sa atin na salamat sapagkat binigyan tayo muli ng Diyos ng katagumpayan. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, Kingdom of Jesus Fellowship around the world, muli nating mararanasan ng katagumpayan. Ini-encourage ko kayong lahat, Kingdom of Jesus Fellowship, give your lives more to the Lord. Lalo niyong ibigay ang inyong salapi sa Diyos. Lalo niyong ibigay ang buhay niyo sa Diyos. Ipagamit niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Ako'y lungkot na lungkot sapagkat nag-start tayo ng late. Bakit may mga taong hindi ka agad nagbigay ng buhay kaya nanalit ang ating pagsisimula ng ating gawain? Nalulungkot ako. Nawa! Ngayong taong ito, puputulin mo na ang hindi mo magiging seryoso sa Diyos. Ibibigyan mo na ng totohanan
sa Panginoon. Huwag mong panghinayangan ang milyong salapin na ibibigay mo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. At huwag mong dayain ang sarili mo o paniwalain ka ng isang pandarayang aral na wala nang ikapo. Kung paanong mitax equal na pagbabayad ng buwis, ang ikapo ay equal giving to God. Maaaring masabi mo nung panahon ni Moses may ikapo, tama ka. Pero alam mo bang panahon pa lang ni Melchizedek at Abraham ay may ikapo na? Yes, na isama sa luyan. But even before the law, tithe was there. Tithe means equal giving. At itong darating na January, give your first fruits to the Lord. Ang unang buwan ng sahod nyo, i-offer nyo sa Panginoon. Pigilan ka man ang asawa mo, i-offer mo pa rin para sa Panginoon. Habang ibinibigay mo ang iyong ikaputhandog, ang iyong first fruits, ang iyong mga sacrificial giving, luhuran mo ang salabi mo ibibigay. Patakan mo na ang luha at sabihin mo sa Panginoon, Lord, i-offer ko ang salaping ito para sa kaligtasan ng marami kaluluwa. At ibabalik mo ito sa akin, sobra-sobra pa. Hindi mo man ito ibalik. Hindi ako luging. Sapagat ang salaping ito ay makakatulong sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. I am appealing to you, brethren, give yourselves fully to the work of the Lord. Because our labor in the Lord will not be in vain. Kung hindi ka seryoso sa magiging Kristiyano mo, seryosohin mo na. At kung hindi ka pa Kristiyano, magpapakakristiyano ka na at magpapakaseryoso ka na. Sapagkat kay Kristo, walang pagkatalo, tuloy-tuloy ang tagumpay. Shall we leave our both hands to God? Nobody moving around, please. Nobody talking to the person besides you. Everybody, hands lifted up. Come on. Bow down our heads and close our eyes and give reverence to our Holy God. For I shall love the Lord with all my heart. Bother your hands and close your eyes. Sing this song to God. If you know the song, sing with us. If you don't know the song, just meditate the meaning of this song. I shall love the Lord with all my heart, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord.
Please.
falling down on your cheeks. Don't control yourself. Finding yourself loving God, worshiping God in this very hour, and offering your life to Jesus. For all these things will not be in vain. Eternal life in heaven is for us. Healing and miracle is for us. Success and prosperity and promotion are for us, and victory is for us. Dedicate na natin yan, we will rededicate again our life to Jesus. We will surrender our life to the Lord. And we will surrender again our life to the Lord. Kaya sa oras na ito, ibibigay natin ang totohanan.